Hindi pa rin makapaniwala si Rex sa binayarang electric bill nitong Hunyo na lampas na 4,000 piso. Apat sila sa inuupahang bahay at electric fan lang umano ang madalas nilang gamitin. Good news ani ang posibleng pagbaba sa singil ng Meralco ngayong Hulyo. Iniutos kasi ng Energy Regulatory Commission sa Meralco ang 21 billion peso refund sa mga customer nito. Ito'y dahil umano sa sobrang singil. Ito'y katumbas ng 86 centavos per kilowatt hour na balikbayad sa mga residential customer. Sana mataas kung magtatapyas, pero kung konti lang, okay na rin. Pasalamat. Actually, ang naisip kong pagtitipid sa electric fan, bawas ng gamit kasi malakas sa kuryente. Alam naman natin ang electric fan. Ngayon, minsan pagka nagagamit kami ng 12 volts electric fan. Todo tipid si Rex dahil simula ng pandemya, humina ang kanyang tent rentals dahil sa limitadong events. Hindi niya rin mabitawan ang ilang tauhan na kanya ring pinakakain. Bukod sa kuryente, dinidiskartihan niya ang kanilang budget sa ulam. Magluluto sana ako ng lumpia, lumpiang Shanghai. Nagtanong ako kung magkano yung baboy. Nagulat lang ako sa presyo. Parang 400 ang kilo. Samantalang yung last na malengke ako is 350. Instead of 1 kilo, huwag ka nang mag 1 kilo. Half kilo mo na lang. Ayon kay Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, patuloy na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kakulangan ng supply maging sa international market. Hindi rin umano makaalagwa ang mga local farmer dahil sa mahal ng pataba at pagkain ng mga hayop. Sa Nueva Ecija, nagsasabog na kami ng pataba. Natatakot kami na yung ibang kasamahan natin dahil sa mahal ng pataba, baka magpigil ng pagsabog ng pataba, mababawasan ang ating ani. Kaya naman suhestyo ng grupo sa bagong administrasyon. Kung talagang grabe na, magdeklara ang presidente ng state of emergency and calamity para yung pera na pupunta doon sa Mandanas Garcia additional era na about 235 billion, kahit 10% lang noon maibigay ng local government sa pagpapadami na at pagpatanim ng ating agrikultura. Sa gitna ng mahal na mga bilihin, konswelo ang napipintong big time rollback sa mga produktong petrolyo sa Martes na naglalaro sa higit 5 hanggang lampas 6 na piso kada litro. Pero duda si Mang Juanito at ang ilang kapwa chofer na pansamantala lang ito. Ay, ganun pa rin yun. Kasi pagka tataas yun, limbawa sa S, tapos sunod linggo, sisirit na naman ng tataas na naman uli yung diesel. Wala pa rin yun. Yung pagtaas na yung ang pagbaba ng rollback ng sa S. Yun kasi 80 pa rin yung diesel doon. 81 pa rin yun. Mas ikinatuwa pa nila na nahinto ang libreng sakay sa MRT dahil balik jeep na ang mga pasahero. Yung ibang sumasakay sa pre-ride, sumasakay na rin sa amin. Hindi na bumababa. Ang taxi driver namang si Mark, mas pinagtutuunan ng pansin ang mas mahabang oras sa biyahe para madagdagan ang kinikita. Dati sir, lumalabas ako. Pag umaga ng alas 4, uwi ako minsan yan sir, mga alas 8 ng gabi. Ngayon, kailangan na. 24 oras na para kumita. Umaasa si Mang Juanito, si Mark at mga kasama na magtutuloy-tuloy na ang mga sasakay sa kanila para may maiuwing kitang pantustos sa kanilang mga pamilya. Rainiel Pawid, ABS-CBN News.